Panda. I got broads in the land. She took the me in the fan. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. So, hello sa inyo, no guys. Kamusta sa inyo and kamusta sa akin? So, yan, pasyensya na po kung hindi po ako nakapag-upload ng vlog and videos ko. Dahil sa sobrang busy ako sa mga ginagawa ko sa school. Lalo pa ngayon, meron final po akong defense. Pero meron naman po akong pinost nung nakaraan, di ba po, yung sa vlog ko. Sinabi ko po na magpo-post ako sa page ko tsaka sa FB ko ng question and answer. And then, mag-ask nga kayo ng question sa akin. And then, answer ko dito sa video na sa vlog ko. Ngayon, i-start na natin itong question and answer natin. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, ano pang hinihintay mo? Please subscribe to my channel. And then, click mo na din yung bell para ma-update ka sa mga video na ina-upload ko o sa mga video yung i-upload ko. Let's start, guys, no? Start na natin itong video. Start na natin ang ating question and answer. Isang malupit na unang tanong. Bakit ang cute ko? Bakit daw ang cute niya? Kilala ko siya. Oo, cute siya, totoo. Nakita ko na din yung ate niya. Siguro, kaya ka cute. Nagmana ka sa nanay mo. Kung cute yung nanay mo or tatay mo, nagmana ka sa isa sa kanilang dalawa. Or yung nanay mo, naglihi sa ate mo. Na kamukha din naman niya yung ate niya. Cute silang pareha. Siguro, nagmana kayo sa nanay niyo. Na cute din ata. Hindi ko din alam. Pero yun, baka isa sa kanilang dalawa, ikaw nagmana. And then next na tanong, malupit na tanong. Kailan niyo po sasagutin si Clarice Baltazar? Clarice Baltazar. Siya yung sa school namin. Kasama namin sa school. Pero hindi ko siya totally friend, ka-close, na close talaga. Nakilala ko lang siya sa volleyball, paglaro ng volleyball, dahil varsity din siya. And then, hindi ko siya sasagutin. May nagsasabi kasi sa akin na crush niya lang ako. Crush, diba, as in paghanga lamang. Kaya, syempre, hindi naman porket crush ka ng tao, mahal ka na, diba? Paghanga lang naman eh. Bakit mapupunta sa sasagutin, diba? Hanga lang naman yung ano niya. At least meron, natutuwa ko dahil meron taong gano'n na sumusuport sa akin. Patuloy na sumusuport sa akin na kahit minsan nadededma ko siya. Gano'n. Thank you sa kanya. Hindi ko siya sasagutin dahil turing ko sa kanya ay kaibigan. At supporter ko din, syempre. Ito pa isa pa pong tanong. Ba't sisiw tawag sa iyo? Chicks ka ba? Thank you. Sabi nga lang. Bakit sisiw? Ganito kasi yun, guys. Nung bata ako, pumasok ako sa sacristan. Nag-test ako para makapasok sa sacristan. And then, napasok ako sa sacristan. Wow. Pumasok din ako sa PCY, sa Lichos. Then, dito naman sa Lichos, dito ako na tawagin ako ng wago, ng koke, ng wako-wako, simi-simi, simsimi, o kung ano-ano pa man na tawag sa akin. Pero nung pagtagal-tagal, tinawag nila akong sisiw. Bakit nga ba sisiw? Kasi payat ako dati, maliit. Mahaba yung leg ko, ito. Mahaba pa rin naman. Tapos itong ulo ko maliit. Nung bata pa ako, mas maliit pa dito talaga. As in, tapos mas payat pa ako dati. Kaya yun, sa akin okay lang naman na tawagin nila akong sisiw. Kasi wala namang problema sa akin yun. Kung doon nila ako mas makikilala, mas madali kong tawagin. Okay lang sa akin kasi mga kaibigan ko naman sila. And then marunong naman ako makisama. Na kung yun yung gusto nilang tawag sa akin, okay lang sa akin. At least, kung doon ako naman makikilala, diba? And then, meron pang isa. But kung kailan nahulog na yung loob mo, saka mo pa malalaman na pinagtitripan ka lang pala. Matuto tayong maging observant. Ano yung observant? Matuto tayong mag-observe sa mga bagay, yan nga.
mag-observe sa tao bago natin hayaang mahulog yung sarili natin. Tsaka, yung pagtripan, ang daling malaman yan. Makikita mo naman kasi yan eh, kung talagang tiningnan mo muna yung tao, kung ano siya, kung ano yung background niya, kung ano. Basta inobserbahan mo muna yung tao na yun bago ka mahulog. Bago ka magkagusto, yun. Tsaka pagka nagkagusto ka sa tao, huwag mong ibibigay lahat. Magbigay ka sa sarili mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa Diyos, syempre. Ang kung sa percentage, magbigay ka lang ng 5% sa kanya. Kasi hindi mo pa sigurado na mahal ka talaga niya. O pinagtitripan ka nga lang ba niya. Yun nga, basta mag muna tayong magbibigay ng basta-basta ng sarili natin sa taong gusto natin. Hindi naman natin alam kung gusto ba tayo o pinagtrip-tripan nga lang ba tayo. Ayun, yun lang yung mga advice ko doon. And then, syempre, ito yung pinakamalupit kaya ako siya inuli. Bakit kanya iniwan? Kilala ko to. Kilala ko tong nagsabi na to. Kaibigan ko siya. Kilala ko kung sino yung inano niya. Ako yun. Bakit niya ako iniwan? Siguro hindi pa to yung time. Hindi pa siya yung taong ibibigay sa akin ni Lord. Na ano. Pero sa akin, nabigay ko yung best ko. Nabigay ko yung advice na lahat. Basta nabigay ko yung ano, saya sa kanya. Na kahit hindi man ako naging masaya sa kanya, kahit ilang beses lang ako naging masaya sa kanya, pero hindi ko binibilang yun. At least, napasaya niya ako at napasaya ko siya. Napagpasaya ako ng tao. Yun lang naman yun sa akin eh. Mapasaya ko yung taong mahal ko. Hinayaan ko na din siya. Hindi ko naman as in iniwan ngayon. Dahil nangako naman ako sa kanya na aantayin ko siya hanggang grade 9 or grade 10. Pero hindi ko masusure kung magagawa ko yun. Dahil nakikita ko sa kanya, hindi niya na talaga. Hindi talaga pwede. Yun. Pero mabait naman siya. Marunong siya makisama. Kaya, yun, dun ako nahulog sa kanya. Nagbigay siya sa akin ng motibo na may gusto din siya. Pero, ano lang pala yun, assuming lang pala, kumbaga, na nag-a-assume lang ako na may gusto din siya sa akin. Yun, yun lang nangyemano ko sa kanya. Hindi naman as in iniwan niya ako. Hindi lang talaga pwede. Yun lang yung masasabi ko. Yun guys, okay lang ba? Sorry kung medyo magulo yung paliwanag ko. Dahil masyadong ano tayo ngayon. On the spot yung ano natin. Dahil galing talaga tayo sa training. Tignan mo, medyo haggard pa yung mukha ko. Pero pinush natin to. Dahil di ba nga sabi ko, i-upload ko to. And then tsaka wala pa ako na i-upload na video eh. Ginawa ko na din to kahit ilan pa lang. Pero lima na naman yung nakapag-ano sa akin. Nag-ask ng question. So yun guys, thank you sa inyo. Kahit magulo to, maraming salamat. And patuloy nyo ako supportahan. And siyempre, mag-subscribe ka sa channel ko kung di ka pa nakasubscribe. And click thumbs up. At click mo na din yung bell para lagi ka nga diba ma-update sa mga video yung i-upload ko. And then meron pa akong susunod na gustong gawin, yung suicide advice and then can't say no challenge na hindi gagastos ng pera. Mag-comment kayo sa baba kung ano yung mas maganda, yung suicide challenge o yung can't say no challenge. Kasi yung suicide, di ba nga napapanahon na ngayon na marami nagpapakamatay na bata. Isa na naging part na din ako doon, na muntikan na din magpakamatay noon. Pero basta yun. Doon na lang natin pag-uusapan mo sa suicide. Or, can say no na lang. Isa doon sa dalawa, comment kayo sa baba. Can say no o suicide challenge. Suicide advice and can say no challenge. So yun guys, thank you sa inyo and goodbye. Please support my channel.